sa paglipas ng panahon. Kung iyong mapapansin ay napakaraming pagbabago sa ating mundo at ito'y dulot ng pagbabago sa klima at iba pa. Ang patuloy na pagtaas ng lebel ng tubig at pag-akyat ng temperatura ay nagdadala ng peligro sa maraming bansa, pati na rin sa Pilipinas. Sa videong ito, ating alamin ang 10 bansang nanganganib na lumubog at mawala sa mapa sa darating na mga taon. Kaya mga kawamazing, simulan na natin! Number 10, Bangladesh. Matatagpuan ang Bangladesh sa Timog Asya sa pagitan ng India at Myanmar. Kilala ito dahil sa malawak na ilog katulad ng Ganges at Brahmaputra na nagdudulot ng mga pagbaha tuwing tag-ulan. Dahil maraming bahagi ng bansa ang nasa mababang level, madalas itong binabaha mula sa mga karagatan at ilog. Ang Bangladesh ay may populasyong higit sa 169 million na patuloy na nakakaranas ng mga pagbaha, bagyo at malalakas na buhawi. Ang pag-usbong ng mga yelo sa Himalayas ay nagiging dahilan ng pagtaas ng tubig sa bansa. Kaya naman, humigit kumulang 25% ng lupain dito ay lubog na sa tubig taon-taon. Ayon sa pag-aaral, tinatayang mahigit 20 milyong katao ang maaaring mawala ng tirahan sa mga darating na taon kung patuloy ang pag-init ng mundo. Number 9, Comoros. Ang Comoros ay isang bansang isla sa Indian Ocean na may 5 tropiko, ay nasa delikadong kalagayan dahil sa epekto ng pagbabago ng klima. Kahit nakasapi ang Comoros ng Arab League ay may mga problema pa rin silang kinakaharap. Unang-una na rito ang nakababahalang pag-init ng mundo. Makikita ang epekto nito sa pagbabago ng klima, madalas na pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha at tagtuyot na labis na nagpapahirap sa agrikulturang pinagkukunan ng kabuhayan ng malaking bahagi ng populasyon. Number 8, Tonga. Ang Tonga ay matatagpuan sa Timog Pasipiko, binubuo ng 168 na mga isla. Ang bansa ay kinakaharap ang pagtaas ng lebel ng karagatan na nagiging sanhi ng paglubog ng mababang mga lugar at pagkasira ng mangroves. Dahil dito, ang gobyerno ay nagtayo ng matataas na pader sa tabing dagat matapos ang isang pagputok ng bulkan na nagdulot ng mapanirang tsunami. Ang mga maliliit na isla ay maaaring mawala sa hinaharap dahil sa mga natural na kalamidad. Isa pa, ang lokasyon ng Tonga sa Ring of Fire ay nakakadagdag bahala pa. Number 7, Seychelles. Ang mga isla ng Seychelles na matatagpuan sa Indian Ocean ay binubuo ng 115 na mga isla. Ang pagtaas ng antas ng dagat ay nagbabanta sa kanilang lugar. Ang mga coral reefs na bumabalot sa mga isla ay naaapektuhan dahil sa pagtaas ng dagat. Ang mga maliliit na isla katulad ng Seychelles ay damang-dama ang epekto ng pagbabago ng klima. Ang pamahalaan nila ay kumikilos upang masolusyonan ang sitwasyon, gaya ng minamanage nila ang kagubatan ng seagrass upang mapanatili ang ecosystem ng karagatan at pagsusulong ng turismo para sa kultura upang palawakin ang kanilang ekonomiya. Number 6, Palau. Ang Palau ay isang arkipelago na may higit 500 isla sa Timog Pasipiko na nanganganib lumubog dahil sa pagtaas ng lebel ng dagat sanhi ng pagbabago ng klima. Binigyan diin ni Pangulong Sorangel Whips Jr. sa United Nations Climate Change ang matinding banta. Ipinahayag niya ang kahalagahan ng mas mabilis na aksyon ng mga advanced na bansa upang maiwasan ang pagkawala ng kanilang mga isla. Ang bansa ay nananawagan ng pandaigdigang atensyon at aksyon upang tugunan ang pagbabago ng klima dahil ang kanilang isla ay maaring maglaho sa hinaharap. Number 5, Nauru. Ang bansang isla ng Nauru na matatagpuan sa Pasipiko ay kinakaharap din ang malaking hamon na dulot ng pagbabago ng klima. Lubos itong naaapektuhan ng pagmimina ng phosphate na nag-iiwan ng malaking bahagi ng lupaing ito na hindi na matirahan. Ang ekonomiya ng Nauru ay umaasa ng tulong mula sa ibang bansa at isang sentro ng detensyon ng Australia.
Ang pagtaas ng antas ng dagat at tagtuyot ay nagbabanta sa kanilang populasyon. Maraming Norwegians ang maaaring maging refugee dulot ng pagbabago ng klima. Ang sitwasyon na ito ay nakakuha ng pansin sa mga international talks ukol sa pagbabago ng klima. Number 4. Kiribati. Ang Kiribati ay isang isla sa Pasipiko na nahaharap din sa panganib ng pagtaas ng antas ng dagat dahil sa pagbabago ng klima. Ang mga mabababang isla ng bansa kung saan karamihan ng populasyon nito ay naninirahan sa kabisera, ang South Tarawa, ay nanganganib malubog sa dagat. Ang pagtaas ng antas sa dagat ay nagiging sanhi ng kontaminasyon sa mga supply ng malilinis na tubig, pagkamatay ng mga pananim, at pagbaha sa mga tahanan. Ang mga naninirahan sa Kiribati ay minabuting mag-migrate at lumipat sa ibang bayan upang maiwasan ang mga epekto. Number 3. Micronesia. Ang Micronesia ay koleksyon ng mga isla ng Pasipiko ay kinakaharap din ang mapanganib na pagtaas ng antas ng dagat dulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima. Base sa mga pag-aaral, ang ilang mga isla ay nawala na sa ilalim ng tubig, samantalang ang iba ay dumadanas ng pagkawala at pagkasira ng lupa. Ang mga implikasyong ito ay lubhang mapanganib sa mga komunidad at tahanan sa tabing dagat. Upang malabanan ito, mahalaga ang pagbabawas ng mga emisyon ng greenhouse gases. Number 2. Tuvalu. Ang Tuvalu ay isang maliit na bansa sa Pasipiko na nanganganib din dahil sa pagbabago ng klima. Ang pagtaas ng lebel ng dagat, hindi inaasahang panahon at paguho ng mga baybayin ay nagdudulot ng malubhang panganib sa bansa. Ito ay nagdudulot ng mga problemang pangkalusugan katulad ng influenza, ciguatera poisoning at dengue fever. Umaasa ang Tuvalu sa mga tulong ng dayuhan na nagdudulot ng mga hamong pangkabuhayan at edukasyon. Bagamat may mga hakbang na ginagawa ang pamahalaan ng Tuvalu gaya ng pagtatayo ng breakwater, kakulangan pa rin sa pondo ang isang isyu. Maraming Tuvaluan ang umaalis upang makatakas sa mga problemang pangkapaligiran. Number 1. Maldives. Ang Maldives ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng India at binubuo ng maraming isla. Dahil sa pagtaas ng antas tubig dagat, maraming bahagi ng Maldives ang nanganganib na hindi na matirahan sa mga susunod na dekada. Nagpaplano ang bansa na mag-ayos para sa pagbabago ng klima at aktibo silang nakikilahok sa mga pandaigdigang usapin ukol sa pagbabawas ng epekto ng pagbabago ng klima. Isinasagawa na ng gobyerno ng Maldives ang mga hakbang katulad ng pagtatayo ng pader sa kanilang kabisera upang masugpo ang epekto ng pagtaas ng antas ng tubig dagat.